Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. Mga kasamahan ko sa ano po ay licensed and unlicensed electrical practitioner, sa mga master electrician, electrical engineers, at pati na rin sa mga baguhan at mga nangangarap na pasukin ang ganitong field. Welcome kayo sa aking channel. Sa video ko ngayon guys, i-share ko sa inyo yung aking automatic transfer switch connection at pati diagram. Ipapakita ko sa inyo yung diagram nitong automatic transfer switch. For example, meron tayong isang generator. Ito ang kanyang circuit breaker. At meron din circuit breaker ang supply galing sa Meralco. Paano siya automatically magta-transfer sa generator once na mag-failure o mamatay o mawala ng supply ang ating galing sa Meralco o galing sa ating distributor? Papakita ko ang diagram at anong connection nito. May kita nyo guys dito, itong indicator na to. Itong indicator, nag-indicate lang yan na may supply yung ating Meralco. Ito yung emergency stop na to. Ito yung sumusupply sa ating shunt o ating under voltage trip mechanism sa loob. Once na ma-press mo to o magka-trouble, magki-trip yan. Ito ang contactor na sumusupply sa under voltage release. Ito naman, trip indicator. Nakakonect lang to dito sa circuit breaker ng generator. Once na mag-trip to, mag-iilaw to. Sabihin, may failure ang ating generator o ang ating circuit breaker ng generator. Ito naman, nakakonect lang to sa contact ng OP1. Ibig sabihin, once na mag-on-off, gagana lang to. Mag-indicate na naka-on. Ibig sabihin, once na naka-on, nakapasok sa bus bar, sinusupply niya yung ating buong planta or ating building. Ito naman, manual auto selector. Pag nakapresya sa manual, saka lang gagana itong mga push button na to. Ibig sabihin, for safety purpose to. Kasi, for example, may ginagawa kasi generator. Once na nakapresya sa auto at nawala ng supply ng Meralco, automatically aandar ang generator at papasok siya sa bus bar, at hindi maganda yon kasi hindi safety for safety purpose ang manual. Ikaw mismo ang mag-switch on ng circuit breaker. So ito, start manually, stop manually, reset. Once na nakatrip ang circuit breaker mo, hindi ka agad siya papasok, hindi ka agad siya gagana, kailangan mo na siya i-reset. May kita nyo dito, meron tayo selector dito. Once na sinelect mo siya sa manual, ito lang, ito mismong lever na to ang gagana, push button na yan. Yan lang ang gagana, kahit naka-automatic ka dito, naka-manual, i-press-press mo yan, hindi siya gagana kasi naka-manual. Ito lang talaga gagana sa circuit breaker mo. Ito naman pag automatic, kailangan lagi mo siya i-press automatic para once na gusto mo automatic, automatic siya. Ito ang kanyang on-off, once na minanual mo na siya. Ito naman, meron siya ditong lock. Meron, itong lock na to, kailangan i-press mo muna to sa manual. Lock yan, kahit anong gawin mo, ititrip pa rin yung circuit breaker mo. Kahit anong charge mo on dyan, ititrip pa rin yung circuit breaker mo. Kaya dapat, for ano to, lock out, tag out for safety purpose. Kung may ginagawa ka, ilalock mo lang siya. I-press mo muna to sa manual, saka mo siya iaangat. Saka lagyan mo ng susi, hawakan mo yung susi mo. Once tapos ka na yung, lagyan mo ng marka na electrical at work. Saka kung tapos ka na, nanggalin mo. Ikaw din mismo dapat ang magtatanggal ng lock. Kung sino ang nag-lock nyan, naglagay ng lockout tag out, siya rin mismo ang magtatanggal. So ngayon, papakita ko sa inyo. Ano tayo dito ng diagram? Kita natin yung diagram. Papakita ko muna sa inyo guys kung paano ito gumana. Kung nagpa-function ba ito automatically. So for example, assume natin na may supply meron po natin. Hindi pa umaandar ang ating generator. At normal condition siya. Ngayon, press natin siya sa auto. Ngayon, pag press natin auto, dapat i-off natin yung circuit breaker. Assume natin na nawalan tayo ng supply sa Meralco. Yan. Siyempre, hindi naman kagad under ang generator. Meron yung timer, meron yung interval o oras na ngayon, let us assume na umaandar ng generator natin. May supply na siyang 220. So, dapat automatically niya papasok sa bus bar. Ayan na. Nakita natin na pumasok sa bus bar yung supply ng generator natin. Ibig sabihin, may supply na yung planta natin or yung building natin. Kasi naka-automatic. Automatic tayo. Ngayon, sa normal na operasyon, dapat i-press natin sa manual. Bakit? Kasi once automatic bumalik yung supply ng Meralco, automatically, babalik niya yung supply sa Meralco. Pero, kung tayo may mga, sa mga planta, may mga machine tayo, at for example, mga computer, hindi maganda yun kasi marisira yung ating mga equipment. Kaya i-press natin sa manual. Ngayon, bumalik yung supply sa Meralco. Saka natin sila inform na bumalik na yung supply ng sa Meralco. Pag-shutdown na kami. Once na-inform na sila,
sa kanila i-shutdown properly yung mga makina nila kung sa planta, mga computers, para hindi rin maraming madamay o masisira. So, ngayon, na-shutdown na nila. Saka natin manually i-off yung circuit breaker. At yan. Naka-off na yung circuit breaker natin. Naka-charge siya, ibig sabihin, ready to discharge siya. Pwede siyang, kasi may motor yan na hinihila yung sa spring tension. Hinihila niya yung pinaka-circuit breaker natin, yung lever niya, i-off niya. So, ngayon, may supply ni Meralco. Saka natin patay yung generator. Basta napatay na natin yung generator, saka natin ibalik to sa auto. Para once na mawalan ito ng supply, automatically siya papasok. Paano naman kung press natin sa manual? Press natin sa manual. Once na i-press natin sa manual, nawala ng supply, hindi ka agad gagana ang generator mo. Hindi ka agad papasok ang circuit breaker mo. Bakit? For safety purpose to manual. Once na may mini-maintenance ka sa generator mo, for example, run test maintenance ng generator mo, at for example, may trouble ka sa generator mo, kakarga ka ng fuel o kakarga ka ng tubig sa radiator, kaya run test mo ang generator, hindi siya kagad automatically papasok o gagana kasi naka-manual ka. Ikaw mismo ang mag-start o stop ng generator mo for safety purpose. Ngayon, wala kang supply sa Meralco, nakita nyo hindi kagad siya pumasok. So, gagawin mo, pero wala ka ng RAM supply sa Meralco, ikaw na mismo ang mag-start manually. Ayan, start manually na siya. So, kahit i-auto mo siya, at i-off, wala siya, naka-start ka pa rin. E paano naman kung trip? Yan, naka-trip, ibig sabihin may fault tayo. System under fault condition. So, naka-trip siya. Hanapin mo, rectify mo kung ano problema, kung ang under voltage release ba niya, yung coil sira, or walang tubig, nag-overheat, o walang fuel, may leak, o sira yung battery natin, rectify natin, or may shorted o may high ampere tayo, o check natin yun. Once na ma-rectify, saka lagi na siya i-press sa manual. Kasi pag automatic, once na ma-rectify mo, automatically, papasok yan, o, release natin. Naka-manual tayo. Bakit hindi pa rin nawawala yung ating trip? Kasi naka-trip pa tayo. Kailangan natin siyang i-reset. So, pag ni-reset natin, babalik siya. Normal ko. Ngayon, naka-charge na siya. Ibig sabihin, normal na. Walang problema na yung ating generator. Saka natin, manually start yung circuit breaker. So, ayan na. May supply na yung generator natin papunta sa ating planta. So, bumalik na naman yung supply sa Meralco. So, manually, inform naman natin sila na bumalik na yung supply galing sa Meralco at mag-shutdown ng kanilang mga makina at computer sa kaya sakap natin ibalik sa auto para once mawalan ito ng supply kaya tatawag na automatic transfer switch. Pero sa aking automatic transfer switch diagram, meron tayong manual, kaya ating manual, kaya once na magsa-service tayo for safety purpose, hindi siya automatically papasok. Ito yung diagram ng ating automatic transfer switch. Nakita natin na yung circuit breaker niya, yung B4, yung B4 saka A2, yan yung sa circuit breaker, yung motor nito. Tapos yung reset, nakakonect siya sa contact. Papakita ko sa inyo mamaya yung contact ng SDE, yung OP1, yung nagsuswitch on off sa ilaw natin, indicator natin sa generator. SD yung nag-indicate, nagsusupply naman dito sa ating, nakita nyo naka-connect lang siya dun sa ilaw natin sa fault trip, yung OP dun sa on off, emergency stop naka-connect dun sa ating M5 o yung M yung nagsusupply sa under voltage trip o under voltage release. Nakita mo yung contact ng M naka-connect din dun sa UBT line 1 line 2, may supply siya. Yung M2 K1, itong K1 saka yung M2 mo, normally close nila, naka-connect dun sa timer number 2. Ibig sabihin, kapag ang K1 mo nagka-supply na may supply Meralco, i-open lang yan. Hindi kagana yung automatic mo. Depende na kung ito kasi yung automatic manual. Once naka-manual ka, naka-angat yan, pwede mo siyang i-press manually. Pero kung naka
naka-switch sa automatic, automatically susupply sa ating M2. Once na ang M2 mo masupply yan, mamatay yung timer para hindi babad yung timer natin dahil yung contact niya normally close. Once na masupply yan to, mag-open to. So, makita nyo na mag-maintain siya. Maintain. Tapos yung M2, naka-connect dun sa start, naka-parallel dun sa start natin. Once na mag-supply, supply yung M2 mo by timer, yung M2 mo, M2 contact, papasukin, bibigyan ng supply sa A2. Yung A2 mo, magsuswitch on siya. At yung stop mo, hindi, wala siyang automatically stop dahil dapat manually ka mag-i-stop sa circuit breaker mo. So, ito naman, ito yung sa supply. Yung supply mo, yung ilaw indicator, no? Ito, indicator, nakakunik siya sa circuit breaker, ibig sabihin, parallel siya sa circuit. Pati yung K1 mo, parallel. Once na mawala ng supply ang K1, makikita nyo na automatically, magkaklose to. Bibigyan yung supply ng timer, magta-time siya. Once na, depende kung naka-auto ka o manual ha. Pag in-auto mo, gagana to system ng auto. Pero pag naka-manual ka, kahit mawala ng supply to, magkaroon ng supply tong timer 2 mo, hindi gagana yung M2 mo kasi walang supply. Kinat ng auto-manual eh. So kung naka-auto ka, sa timer, pag nag-start yung timer mo, once na sumuplay siya, bibigyan yung supply yung M2 mo, maintain, saka yung M2 mo, bibigyan yung supply yung circuit breaker mo, at lugana yung circuit breaker, masusupply niya ulit yung ating buong planta. So, meron lang ako i-ano sa inyo na dapat, itong K5, saka M2, saka timer mo, dapat yan, ang sumusupply dyan is yung battery ng circuit ng generator mo. Bakit? Kasi hindi siya gagana once na ang sumusupply dyan is yung sa circuit breaker mo dahil wala pang supply ang generator mo. So kailangan to battery operated DC. O kung relay ang gagamitin mo, relay. So ito naman, ang susupply dito sa ating circuit breaker sa motor natin, dapat yan 220 volts, pati sa 100 voltage release mo, 220 volts. Kaya once masupply, yung generator mo, normal condition, supply ng 220 volts, saka lang gagana itong circuit breaker mo. Ibig sabihin, meron parang interval sa between sa pag-change over ng power. So, papakita ko sa inyo yung diagram mamaya, i-share ko yung diagram, popost ko dito, at kung meron kayong natutunan guys, o kung meron pa ako dito i-share sa inyo na yung under voltage strip nyo nga pala, pwede siyang gamitan ng time delay at 200 milliseconds. Ayan, 200 milliseconds. So supplyan lang siya, tapos nakakonekin siya dito sa under voltage release, 220 230 volts, 250 volts, depende. Ayan yung mga terminals niya. Simple lang connection yun guys, para once na mawala ng supply yung under voltage release mo, hindi ka agad siya magkitrip, meron siyang delay na 200 milliseconds. So ayan guys, papakita ko sa inyo once again yung system na to. Ayan, may supply tayo sa Meralco, naka automatic tayo. Ngayon, naka normal yung generator natin. Open natin ulit. Tayo tayo ng ilang, syempre may interval pa, may time, may oras pa bago mag-start ng generator. At ayan, pumasok na ang supply sa ating load. So kung naka-manual ka, manual mo i-off yung circuit breaker. So, automatic pa rin siya papasok. Yan, automatic. E kung i-trip, i-trip. Indicator na naka-trip na mayroon tayong problema sa ating system, sa ating circuit breaker. So, punta natin sa manual. Saka i-release. Ngayon, back to normal na. Saka pwede natin siya manually on circuit breaker. So, bumalik yung supply. Bumalik yung supply galing sa Meralco. Hindi ka agad siya mag-change over o mag-change power. Time mismo mag-stop na.
So, back to normal na ang ating system. So, yun guys, kung meron akong na-share sa inyo na bago, at sana eh, huwag kalimutang i-like, subscribe, at click on notification bell para laging updated sa mga susunod kong videos. At thank you sa panonood. God bless and keep safe.